Ay, kagabi, familiar na kayo? Wala pa. Yung testigo kay Manang LB, si JR Suarez, Dimires alias Dodo, na pinasok sa kanya, tinutuloy ang bahay, tapos pinagbabare, mabuti na lang at hindi tinamaan. So, buhay pa siya. So, nagkataon magkasama kami ni Senator De La Rosa kagabi. So, daglihan mo tinawagan si Brigadier General Joel Toya, Regional Commander ng Dimaropa, Region 4D, kung saan biglang madali naman nakapagpadala ng saklolo ang CIDG. Si alias Dodo ngayon ay nasa CIDG at siya ay secured sa kamay ng CIDG sa Mindoro Oriental, sa Alapan, kasi nandun ang tanggapan ng CIDG. Si alias Dodo, ay matagal nang iniikutan ng mga armadong lalaki na kabonet, subalit nakaligtas siya kagabi, hapong binaril siya habang nanonood ng television between 8:30 to 9, nagpapago yung oras. So, nabigyan kagad dito ng aksyon, at ngayon ay siya ay nasa mabuting kamay. Kanina umaga, habang ako naman ay nag-preside, may balita, pero hindi pa verified. Ano ba verify ko ngayon? Si LB mismo ay pinasok din ng mga armado lalaki sa Batangas City. Hindi pa verified yun. Pero yung kay alias Dodo, verified yun. Andito sa akin yung police report ng Dimaropa Police. Ibigay ko sa inyo. Sino gusto kumuha? Sige, upunan na lang ng litrato. Sir, may information na po ba kung sino po yung behind dito sa intention na pagkakaroon? Yung nakita ng lalaki ay may kalakihan, 5'10". Yung armadong bumaril kay Dodo, kung sino yung behind, iniimbestigahan pa ng kapulisan. Pero yung inyong haka-haka ay siguro pareho tayo. Kung sino yung inyong hinala, baka nagkakatugma tayo. Sino ba ang gagawa ng masama kay alias Dodo? Ipatatawag pa lang siya ng Senate Committee on Justice sa susunod na hearing. Sir, I understand na bine-verify pa na yung report na baka pinasok din si Lima ng LB, no? Given this, meron po ba tayong proposal na bigyan na rin ng security? Okay, Manang LB ay meron tayong paikot-ikot na security. Subalit, si Manang LB, hindi ko dapat i-discuss ito, baka ma-compromise yung kanyang seguridad, ay sinusubukan na rin natin ngayon na ipasok sa Witness Protection Program. May proseso lang yan. DOJ, sir? Correct. Wala ba ang protective custody kung sa Senate since witness siya? Pwede siyang itigil dito, pero yun eh hanggang sa meron lang tayong pandinig, mas malawak at malalim yung Witness Protection Program na batas sa pinasari ng Senado. Any other question? Can you get more details? Sino po si Dodo? Ano po yung... Yung hearing nung nakaraang hearing, ato sa... Makikita nyo kung kahit sa transcript, si alias Dodo ang titistigo na nasaksihan niya yung pagmamantrato kay LB Vergara. Siya yung titistigo. Siya po yung... If I remember from the previous hearing, sir, siya po yung... kumambit po kay LB. Yes. At meron pang isang testigo na aming nakuha na susubukan na rin namin protektahan kayo, pero hindi ko pa mamagin. Itong testigo to ay hindi lang nasaksihan yung marahas at malupit na pagtrato kay Manang LB, kung hindi siya mismo ay nakaranas din ng gano'n. Si Dodo, sir, ay kasabahay. Kasabahay din ng mga Ruiz. Yes. And is lumipat na siya ng pinapasukan. And why yung employers ni LB, the employers ko ni LB, are they capable of actually hiring people to
rates. Hindi ko masabi yun, pero nung hearing dito, kung matatandaan nyo, lima po yung abogado nila. Kung matatandaan nyo, lima po yung lawyers nila. So, siguro kayang sagutin na yung tanong ko. Sir, after po nitong pangyayari ito na may sinubukan na nasaktan, wala namang po nagsabi dun sa mga testigo na aatras na sila kasi natakot na sila dun sa posibleng mangyayari? So far, wala pa. Kasi secured naman sila ngayon. Okay na siguro yun. Tomorrow, we will have a very exciting hearing. Ito yung organizational meeting, hearing, first hearing ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Inimbita ay si yung isang inimbita na siguro makakausap ko mamaya kung itong anong oras siya darating is a certain Mr. Gregory Pauling. Mr. Gregory Pauling is the director of the Southeast Asia Program and Asia Maritime Transparency Initiative at the Center for Strategic and International Studies. He has written several articles and papers concerning foreign affairs, foreign policy, and his writings have been featured in the Wall Street Journal, the Naval War College Review, and the Foreign Policy Journal. His latest publication is On Dangerous Ground, America's Century in the South China Sea, as well as other papers concerning the West Philippine Sea. So, Mr. Pauling probably will attend tomorrow, among other invited resource persons. Sir, sa National Security Council, wala. Kasi parang may announcement sila na maglalabas din sila ng bagong mapa ng Pilipinas. Yes. I think that's a big deal. Itong hearing na to, hindi to last eh. Makakalima to. Mga limang hearing to because we're trying to craft our own map. Something to alter yung standard map of China. So this is a response to the 10-9. So hindi kaya to ng isang hearing lang. So NAMREA will be there. Satellite operators will be there. Foreign policy experts will be there. And we are also inviting the other side. They're also inviting the other side. We're inviting resource persons from Beijing University. Wala pa lang na. So this will be a very exciting hearing tomorrow at 1 p.m. Sure, ba't natin sila in-invite? Gusto rin natin makita yung views nila. Diba? Kung ano yung, bakit kine-claim nila ito. Bakit gumawa sila? Gusto natin malaman sa kanila mismo, bakit gumawa sila ng 10-9? Hindi naman pwede tayo lang yung nag-meeting doon, di ba? Kailangan mas broader yung ating, gusto rin natin makita yung punto de vista nila. Nang sa ganon, yung gagawin nating batas, eh angkop sa tinatawag ng panahon, the call of the times. Sino po yung Beijing official? Wala pa eh. Wala pa pa sa embassy, perhaps ambassador. Hindi. Beijing Academy. Oo, kasi usually naman yung mga ambassador dito, hindi naman nila kabisado yan eh. Diba? Yung talagang nag-devote ng 5-10 taon tungkol dito. Yan siguro ang mga experts na. Diba? Sir, historians, foreign relations experts? Lahat siguro. Nagaling ng Beijing University. May mga ini-invite na, may mga sinulatan na, pero hindi pa sumasagot. Pero kaya sinasabi ko, dapat mas malawak yung pagtinig. Hindi lang, alam na natin yung sasabihin ng our side eh. Diba? So, gusto rin natin makarinig yung other side, gusto rin natin makarinig ng third party experts.
observer. Yeah. Open to the public or the observers na lahat? Observers na lahat. Observers. Ha? Foreign observers. Naka-ano naman tayo, naka-livestream naman tayo. There will be observers virtually. I assume. Mamonitor ka. Okay na po? Kasi ito talaga yung tamang tugon. The Maritime Zone Law. Ito yung tamang tugon. Malalaman niyo bukas kung bakit yun ang tamang tugon. Sir, sorry, last na lang po. Sir, what difference will it make kung mapasa po natin ito Maritime Zone Law sa claim natin? Malalaman mo bukas. Walang teasers. Malalaman mo bukas. What difference? Yun yung mga wala tayo ngayon, sasagutin bukas. So, sa limang pagtigil. Mas titibay. Mas titibay. Mas magiging domestic. Kasi yung pinakalagay sa clause of the sea, that the party should endeavor to legislate, blah, blah, blah. Meron ng 132 or 152 countries na nagumawa ng sariling batas based on UNCLOS. Sa Republic of the Philippines, they inspire. So, aim to counter the 10 national. Lahat, siguro. Lahat. It will answer all questions, several pending questions, and including questions that are still to be proposed. Isasama na rin kasi natin ang Bed and Rice. Okay? Nothing more. Finish. Sir, pwede po meron tayong baselines daw. So, ano yes. Ang baseline daw, itong Pilipinas, baseline lang. Baseline, gilid-gilid lang. Very easy. Ang baseline, katabi lang nung nilalakaran mo sa Boracay, hindi aabot ng 12 nautical miles, hindi aabot ng territorial sea, hindi aabot ng exclusive economic zone, hindi aabot ng continental shelf, layo na lang. Yung baseline lang, yun yung patabi mo. Okay, so, itong baseline lang tayo, ito yung nasinasatabi natin. Maritime zone, sir, mas malawak. Mas malawak, more than 200 kilometers, kung kaya. Ilang dashline mo ating? At ang sabi ko nga, idadagdag na natin yung Bentham Rice. Philippine rice. Doon naman sa kapila. Isahan na lang yun, one time, big time. Sir, last na lang. Would that include parang naming, official naming ng mga islands, reefs? I have a feeling it will link to that. Not just islands, but underwater features. Sa Benham Rice, nung naan tayo, merong apat na underwater features. China na. So, kung ano man yung ginawa nila ng pangalan doon, papalitan na uli natin ang pangalan natin. Revolution. Sir, kasama rin po pwede na tayo dito sa Pilipinas. Talagang West Philippine Sea na yung tawag natin. Because some people still address it as South China. Yun yung kabuuan. West Philippine Sea na tayo. West Philippine Sea na. Ma-institutionalize na yun. Rin yan, ganun din naman doon sa Benham Rice, yung minumukahi ko, ang itawag na natin, talampas ng Pilipinas. Palampas ng Pilipinas. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.